pagitan ng makapangyari ng pangalan ng ating Diyos at sa kapagyarihan ng kanyang salita. Tayo po muli ay narito sa tabernakulo ng ating Panginoon upang patuloy na kumuha ng kalakasan mula sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay umawit. Umawit po tayo ng isang awiting pagsamba. I enter the Holy of Holies. Thank you, Lord. Bless your name, Lord Jesus. We glorify your name, Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Oh,
we magnify your name. We exalt your holy name, O God, above the earth. You are highly exalted, Lord, and your name above all other names. Lord, narito, Panginoon, ang iyong mga lingkod, O Diyos. Muli, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, Lord Jesus Christ, dumudulog kami sa iyong trono ng biyay at habang Panginoon. Upang sa oras na ito, Panginoon, ay humingi ng paglihap, O Diyos. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat despite, Lord, na ito po ay sa Panginoon kung kaganapan, o yung amateur, Lord, na possible na mangyayari, Lord, sa huling kapanahunan, yung squeezing time, Lord. Subalit naniniwala kami, Panginoon, na hindi po namin totally na mararanasan na mamabawi nito. Because we believe, Lord, before the great tribulation, before the reign of Antichrist, ang dalawang pong halim of two beasts na sinasabi, Panginoon, sa iyong panilaklatan, which is the one for government and one for religion. We do believe, Lord, na nasa piling mo na kami, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa muli po namin pagdulog, Panginoon, at sama-samang mananalangin, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na tapat ang Yeah, but you want.
Panginoon. Hallelujah! Pagpalain mo ang aking mga kapatid na narito, Panginoon, sa iyong dambana. Maging silang, Panginoon, na sa kanilang mga tahanan po, Diyos, na nananalangin at mayroon pong pagkakataon makapakinig ng aming po, Panginoon, pong pagsamba sa iyo. Lord, alam namin na hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon. Lord, hipuin mo ang bawat puso, Panginoon, ng mga kapatid nito na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon. Munungin mo sila, Panginoon, Diyos. Lagi po, Panginoon, Magandang po
sa pumapagpalang umagang muli sa atin. At salamat po sa ating Panginoon sapagkat ito po ay isang kapamaraan ng Diyos upang maraming mga tao ang manatili sa tahanan. Amen. Kung hindi niyo napapansin sa radyo yung mga malls, yung mga pasyalan, limited po ang paghilos ng mga tao. At ito po ang isa pong magandang pamamaraan na dulot po ng COVID-19 para magkaroon po ng chance ang mga tao. Even hindi sila kabita, even hindi po kabilang sa tinatawag na rapture, at least makasama po, no? Sa tinatawag po kung ma-save po sa white throne judgment. Amen? Sapagkat, alam naman po natin, nagmamadali ng buong panahon. Amen? Sabi nga sa Bible, kung hindi pa iiksikin ng ating Panginoon yung plagues na ito, no? Yung salot na ito, marami pang mamamatay. Amen? At purihin po ang ating Panginoon sapagkat let us continue to pray sapagkat yung ating pong bayang Villasis ay zero pa po sa infection ng COVID-19. But we are surrounded by cities and municipalities who infected by this COVID-19. Sa Ordeneta, Bayambang, Malasiki, Rosales, Uminga, Asingan. Amen? We are surrounded. Amen? But let us continue to pray na patuloy po na lubugin ng Panginoon. Kasi alam naman po natin lahat ay nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Lahat ng kaganapan ay written na. At galing na ito, lumabas na ito sa kaisipan ng ating Panginoon before the foundation of the world. Before na magkaroon po ng oras. Amen? Before na magkaroon ng mga angelic being doon sa blessed place. Amen? Ang lahat ng kaganapan ay written sa kaisipan ng ating Panginoon. Amen? At ito pong kapanahonan ito ay gumaganap lamang ng eksakto at tama sa kanyang winikap at kalooban. But remember this, kagaya po, ito po ay type and shadows sa panahon po ni Moses. When Moses called by God upang mag-preserve ang kanyang bayang Israel, mag-ialis. No, saan? Sa pagkakaalipin sa Ehipto. Amen? Because alam naman po natin ang history kung bakit nagkaroon na lang po ang bayang Israel sa vicinity na namumuhay sa vicinity ng Egypt. Dahil po kay Joseph. Joseph the dreamer. No? Na kung saan itong si Joseph ay pinagpalang ng Panginoon na maging pangalawa sa hari ng Ehipto sa kanyang kapanahunan. Amen? At ang kanyang buong kapatid, actually si Joseph, isa po siya sa tatawag na 12 tribes of Israel. Amen?
muna. At habang tayo na sa kanyang piling noong una, ay alam na po natin ang napaganapan doon po sa kanyang kaharian. Amen? Ibig sabihin, sabi sa Bible, seeking first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Amen. So, ibig sabihin, hanapin nyo yung kaharian. So, ito po
teaching, preaching of the Lord Jesus Christ. Amen. And according to revelation of the mystery. According to the revelation, pagsabing revelation, pagbubukas, unfolding. Amen. Hallelujah. Which was kept secret since the world began. Na siya na itago. Na siya na itubli. Simula pa ng mundo. The world began. Sabi po ganoon. And verse 26. But now is made manifest. But now is made manifest. Meaning to say, yung mystery ay hindi niya po masasabing mystery because now in our age, now in our faith, now in our condition, open na, sabi po ganun, but now made manifest by the scriptures of the prophet. Amen. By the scripture of the prophets. So sa panahon ito, kailangan natin ang aral ng propeta. Sapagkat yung aral ng propeta, ito dito na paugnay ang kabuuan ng preaching ni Lord na gospel. Amen. At naka-attach din sa mga turo ni Lord, ni Jesus, sa kanyang mga apostles, ang natawag na teaching ng prophet. Because si Jesus, siya na po yung natawag ng Melchizedek. Amen. More than a prophet. Higit pa sa propeta. Amen. At siya ang nagiging kabuuan ng kaligtasan ng kanyang mga elect. Amen. Let's continue. According to the commandments of the everlasting God. Tingnan niyo po mga kapatid. According to the commandments. Ayon sa atas ng walang hanggang Diyos. So yung teaching ng prophet based sa tinatawag na commandment ng everlasting God. Amen? I remember meron pong isang propeta. Nagkasali siya ay prophet. Then ang kanya pong nag-prophesy po siya, sabi niya, ano po ito? I don't know, ito po ay black American or sa Nigerian kasi mga black po siya. Sabi niya, ang salot ng COVID na ito ay magtatapos this March 28. Palakpakan niyo mga member niya. Praise the Lord! Talagang grabe itong ano na ito. Nagpahayag na ganyan, talagang ano po siya eh? Talagang confident siya. Confident na confident. Ngayon, anong nangyari? Mas lumalawak pa. Meaning to say, false prophet po yung mga ganun. Samantalang itong propeta,
authentic. That coming from the Lord. Yan po yung ating buong pagbulayan. Sapagkat in every angel there is allotted message na sinasabi ang Panginoon sa bawat panahon, sa bawat dekada, sa bawat mga kapahayagan ng mga panahon, may isa lamang tinig. Isa lamang tinig, tandaan po natin. At dahil nga po tayo po yung sa panahon na nagkataon ng pale horse, no? Which is yung panahon po ng tinatawag na Laodicean Age. Amen? Yung Laodicean Age at yung pale horse na ito, sinasangkapaan ng lahat ng uri ng pamamaraan ng Antikristo upang yung tinatawag ng mga tao na hindi nakatalaga sa Panginoon ay maging under ng delusion ng panlilinlang ng Antikristo. Amen? Praise be the name of the Lord. But remember this, yung mystery ay napaka-importante po sa atin. Sapagat dito po ang kapahayagan ng ating Panginoon, everlasting God. Amen? At kinakailangan, sabi, made known to all nations. Di ba? Kaya sabi ka na yung Ebanghelyo, dapat ay pangaral sa buong sanlibutan before the coming of Judgment Day. Amen? What else? 1 Corinthians chapter 2 verse 7. But we speak the wisdom of God in mystery. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So, ano po ang sabi po dito? Nagsasalita ng karunungan ng misteryo ng Diyos. Amen. Hindi po tayo nagpo-produce ng grupo na relihiyon. Hindi tayo nagpabrika ng mga denominasyon. Kaya ang sabi po dito sa Biblia, no? Nasa huling mga araw, no? Ay sisipol yung kinting light. Amen? Amen? At dito po natin nasusumpungan ang kabuuan ng disenyo ng Panginoon sa kinting light nito. Amen po ba? Hallelujah. Okay, so, but we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So, ibig sabihin, yung mystery na ito ay para daw po sa ikaluwalhati natin. Tignan mo yung subject ng mystery is for your good. Yung misteryo ng Diyos para sa kaluwalhatian mo. Speak about glory. Hindi ito usapang panglupa. Ito po ay kinakailangan ma-experience mo. You should experience the glory of the Lord. Amen. Amen. Sapagat tayo po yun sa uling kapanahonan na. Okay. Another one. Gusto ko lang po itong patunayan sa inyong mga kapatid. Nasa uling kapanahonan, kinakailangan makita mo ng malinaw yung mga misteryo. Amen? Amen. Sapagat ako yung naniniwala, ang isang tao magkakaroon lamang ng interes sa isang bagay kung lubos niya itong mauunawaan, kung lubos niya itong
wala ng ibang panahon pang papalit, kundi ang tinatawag na rapture, reign of Antichrist, at great tribulation. Amen. Before the coming of millennium reign. Amen. Ito yung kaganapan. Ha? Bago po ang tinatawag na millennium reign, meron pong great tribulation na mangyayari. And we are believe hindi tayo para doon. Mag-focus lang po tayo sa message ng ating Panginoon. Dahil sa panahon ito, ito ang kailangan mo. Wala pong sinisino-sino ito, ano ito, virus na ito. Amen? Mayaman, mahirap, bata, matanda. Amen? Politician, or simple mamamayan, simpleng mamamayan ng bansa, wala pong pinipili ang virus na ito. But remember this, hindi para sa bride ni Kristo ang virus na ito. Pero kahit bagaman ganyan ang mga bagay, huwag po kayong maging kampante. Just pray. Pagpasyil ka sa ating Panginoon. Remember this, yung doon po sa tatawag na token, yung pinakahid ng Diyos, yung sa hamba, yung dugo ng lahat, which is ito po yung token, no? Tingnan niyo yung mangyayari. Before na ibaba ng Diyos, yung pinaka last plague, which is to kill the firstborn sa bayang Egypt, sa Egyptian, sa Egypto. Ang instruction ng ating Panginoon, kumamay sila ng lamb. At yung dugo ng lamb, kinakailangan maipahid sa kanilang tarantahan, sa hamba ng dalawang pintuan. Are you with me? Are you listening? And after that, when the spirit of death comes and arrives, habang umi-scatter ng espiritu ng kamatayan sa bawat panganay ng mga Egyptyo, nagpipista sa loob ng bahay ang mga bayan o ang bayan ng Diyos. Nagkakainan sila ng ano? Ng love na kanilang pinatay. Amen? Merong pistahan. Kumakain sila ng unleavened bread. At the same time, kumakain sila ng katawag na lamb na slain. Ibig sabihin kumakain yung message of the hour. Kinakain nila. Kina-absorb nila. Kaya sabi ng Panginoon, limang kanin ninyo at inumin. Limang kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Which is time and shadow. Kinakain habang yung espiritu ng kamatayan ay sinasaturate yung buong bayan ng Egypto. Tingnan nyo kumakain ang kanyang bayan ng karne, ng lamb. Nagpipista ang kanyang mga ilek because the blood, the shed blood, yung dugo ng kordero ay hinilapat nila sa hamba ng kanilang mga pinto. At ang ating pintuan ngayon ay ang ating puso. Jesus, sabi, the lamb slain before the foundation of the world. The lamb is slain before the foundation of the world. Yung tupa na kinatay bago pa ang pundasyon ng mundo ito, naihain na sa iyo. Nailapat na sa iyo.
mystery of the Lord. Amen. And this, sabi, this so happened because in his own purpose, not in any purpose of president ng ministry, hindi sa purpose nagtatawag na senior pastors, hindi sa purpose ng sino man na grupo o religious sect na sinasabi. But the purpose of our everlasting God. Amen. Amen. And then, to His good pleasure, sa Kanyang ikasisiyak, sa Kanyang ikagagalak. Bakit ka mo? Kagalakan niya na may panumbalik tayo sa ating purihinan na sa senyo. Magagalak ang Diyos pag nakita niyang bumabalik tayo sa Kanyang purihinan na sa senyo. At alam po yun, ang disenyo sa atin, let us create man in our own image and our own likeness. This is our original design. Amen. Amen. Praise the Lord. Verse 10 of chapter of Ephesians chapter 1. The importance of mystery. Para magkaroon tayo ng knowledge, kapatid, na ito po'y Biblia. Amen? Sabi pa yun, that in dispensation of the fullness of time, He might
Panginoon. Ito po, totoo po yan. Pero ang totoo po niya, mga kapatid sa Panginoon, sabi, Church, which is the invisible, mystical body of Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Yung hindi nakikita mystical na katawan ng ating Panginoon. Kasi kung titignan natin ang sarili natin, lapat tayo sa tatawag na flesh and blood na inherit at inalukan. Subalit yung mystical na nasa atin, ito po ay kinukonek tayo. Ikonukonek tayo ng Panginoon sa kanyang message, sa kanyang mga misteryo, upang maipanumbalik yung dati nagkaroon ng spiritual amnesia, mauunawaan mo, alam ko na ito. Amen. Amen po ba? Praise the Lord. Okay. So, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. No? Hallelujah. Ano pa? 11, verse 11. In whom also have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worked all things after the counsel of His own will. Amen po ba? So, ibig sabihin, tayo rin na po ay kanyang ginawang tagapagmana. Amen? Amen? We are obtained an inheritance. Yung mamanahin mo ay hindi po mga bagay na temporal. Yung mamanahin mo ay mga bagay na eternal sa heaven. Yan ang mamanahin mo. Amen. Yes, kinakailangan natin talagang kumilos sa mundong ito as flesh being. But remember this, the very important na nasa iyo ay ang mensahe ng Panginoon. Dahil ito ang magbibigay ng protection sa iyo. Ulitin ko, nasa nagpapagitaan na tayo. Bilyasin ito. Meron na namatay sa Rosales, sa Bayambang meron na, sa Malasiki meron na, sa Urdaneta meron na, sa Asingkan meron na, nasa gitna tayo, free pa tayo, libre pa tayo, wala pang affected dito, wala pa pong report na apektado dito sa atin. Napapagitnaan na po tayo, but remember this, kapatid sa Panginoon. Kung loloobin man ng Panginoon na magkaroon dito. Kung loloobin na nga, kasi kinakailangan magkaroon tayo ng positibo. No? Pero hindi lahat ng positive na nakaisipan. Tama ha? Makinig po kayo. Merong positibong kaisipan na tama, merong positibong kaisipan na mali. Kasi yung mga nasa harapan ng trono ng Panginoon na sabi, Panginoon, nagpalayas kami ng Diablo sa pangalan mo. Panginoon, iba yung positibo na binabago sa atin ng Panginoon. Kasi yung nakukuha mo yung positibo na ito na mindset, hindi galing sa iyong isipan. Kundi yung pagkaroon natin yung positibo ay galing po mismo sa kanyang kaisipan. Amen. Amen po ba? So, we are obtained an inheritance. Being predestinated according to the purpose of Him. Bilang kanyang predestinado, bilang kanyang ipinilaga, bilang kanyang pinilit hinira. No? According saan? Sa kanyang layunin. Based sa kanyang kagustuhan.
dapat based sa purpose and will ng ating Panginoon. Amen po ba? Being predestinated according to the purpose of Him who worked all things after counsel of His own will. Tingnan niyo muna, yung kanyang will, ito yung nagtatrabaho. Ito yung gumagala. Ito yung nagpapagalap ng bawat mga bagay na narito sa mundo ito. Kaya nga alam naman po natin mga kapatid, sabi sa Bible, sa very, very last part ng Book of Revelation, chapter 22. Now that the tabernacle of God is in man. And? Ngayon, ang tabernacle ng Diyos ay nasa tao na. Anong ibig sabihin po yan? Ito po yung katapus-tapusan. Ending ng kwento ng tao. Ito yung katapus-tapusan ng kwento ng equator ng mundo. Ito yung katapus-tapusan ng lahat ng mga bagay, particularly sa buhay at kwento pang-espiritual ng kanyang mga elect bride of Jesus Christ. Now, the tabernacle of God is nasa tao na. Amen? Tapos na yung kwento. Kaya yung good result, yung resulta nito, inaantay na ng Panginoon. Nasa dulo na na naghihintay ang Panginoon. Tapos na ang kwento ng mundo. Tapos na yung kwento pumayagbag ng dalawang halimaw, yung tubis in the Bible, which is the reign of one world religion and one world government. Remember this, yung squeezing time sa mga left behind Christian. Tignan nyo, in every corner, in every boundaries, meron po mga checkpoint. Sabi sa Bible, ang walang dadak, hindi po pwedeng makapamili. Ang walang dadak, hindi po pwedeng magbenta, mag-merchant. Pag wala kang mark, sabi, hindi marka rito, hindi yan. Sistema yun. Pag wala kang mark, sabi, pag wala ka sa loob ng kanilang sistema, hindi ka po pwedeng bumili ng pagkain mo, ng gamas ng anak mo, pag hindi ka miyembro nila ng kanilang sistema, wala ka po pwedeng bilhin. Kaya ito po ang tinatawag na mark of the beast, which is your one world religion and one world government. At alam naman po natin, yung one world religion, which is the Vatican. Mamamayagpag sila. Alam niyo kung bakit? Ito po ang isa pong sign na pag itong Papa nila ay pumunta sa mga bansa, may red carpet dyan. At lahat ng presidente ng mga bansang pinupunta niya, nagtatapon ito ng milyon-milyon para lamang sa welcome, introduction welcome sa Papa nila. Totoo yan, lahat ng bansa, pati nga dito sa atin, gumasyal, red carpet eh. Amen? Gumastos ng napakalaking halaga ang gobyerno para lang dito. Hello? Amen? Yan ang sign para makita mo na ang one world religion, eto sila, yung Vatican. Amen? Eh, sino naman yung one world government? Di ba lahat ng bansa, kinakailangan mong matuto magsalita ng English. Kahit mga China, wala naman yan. Amen? Ang international communication, all language, all over the world, English. Amen, hindi? At lahat ng bansa, kinakailangan marunong makapagsalita ng English. Yan ang isang sign
na ang one word God, ang one word, ang really, ang pinakang religion na ito sa huling panahon ay ang America. Amen? Kaya sabi ko ng prophet, huwag kang mata, huwag kayong matakot, huwag yung katakutan, yung bamboo curtain, which is China. Huwag yung katakutan, yung iron curtain, which is the, yung Russia. Katakutan yun, bantayan nyo, yung purple curtain, which is the Vatican. Dahil ito, ang gugulong, malaki ang papel nito, at praise God, na pinaraman natin tamang-tamang ang ginaganap nila. Exacto ang ginaganap nila sa ating panahon. Amen? But, afraid na, huwag tayong matatakot, kapatid. Sapagat lahat po tayo, we are sealed. Sineliwan ka ng Espiritu ng Panginoon. Kaya tayo, pag sinabing selyo, sineliwan, remember, pag meron pong isang envelope, pag nakaselyo yan, hindi mo unawang kung anong nasa loob niya. Then nakaselyo eh, nakatapan ang tabi. Sealed. Hindi mo alam yan, hindi mo makikita yan. Amen? Hindi ka ba? Sealed. Ibig sabihin, hindi ka po pwede mabasa ng lahat ng katanang kaisipan ng Diyan. Amen? We are sealed. Sinyado pa. Sabi po ng prophet at sabi po ng Bible, hanggang kailan? Until the day of your redemption. Sinenyuhan ka, ibig sabihin, itinago ka to protect you. The seal of the Holy Ghost is your protection. At kung pag dumating ang araw ng pagtutubos mo, yung selyo na yan, yung bubuksan, upang malapatan ka ng iyong bani, ng katawang mahanuli ka sa heaven. Amen! Hallelujah! Sabi yun, ito po yung inheritance natin. Ito yung pamanalahin po natin. Amen? Being predestinated according to the purpose of Him who work on things na siyang gumagawa sa lahat ng bagay, brother Dino. Siya yung gumaganap ng lahat ng bagay. Yung ginaganap mo ngayon based sa kung sino ka na inilagay niya sa mundo. Yan ang ginaganap mo. Pero lahat yan ay ang gumaganap base sa inilagay ng Diyos sa iyo. According to the purpose of Him who work all things after the counsel of His own will. The counsel of His own will. Sa pasya ng kanyang sariling kalooban. Tingnan nyo. Siya yung may pasya. Kung pagpapasyahan niya, na ikaw po ay payamanin niya, bigyan niya ng mabuting bagay sa mundo ito before na magkaroon ng rapture. Praise the Lord. Pero kung pagpasyahan ng Diyos na manatili tayo sa simpleng pamamaraan ng baga, ng buhay, bago yung tatawag na rapture. Praise the Lord din. But the truth is, hindi kanya papabayaan ng iwan. Yan ang maganda natin kakapitan. Wala man tayo magagandang bagay sa mundong ito na pinag-iinteresan ng mga wala sa Diyos. Pero at least, we are sealed by the Holy Ghost. Amen? At ito po yung ipanalangin ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Huwag kayo maging komportable sa sarili nyo. Tignan nyo, pumikit ka sandali, tignan mo. Halimbawa, yung isang anak mo na walang ginawa kundi maglasing, yung isang anak mo na walang ginawa kundi kung ano ang kalokohan ang ginagawa sa labas, pumikit ka pa nandiyan, tignan mo kung anong nangyayari sa kanya sa hell. Imagine mo, gusto mo ba yan? Now is the time, no?
kinakailangan manalangin ka as the guide of the Holy Ghost. Amen? Kasi siya yung counselor natin ngayon. Yung Holy Ghost, sabi sa Bible, He is our counselor. At sabi sa Bible, ano? Sabi sa New Testament time, yung counselor po natin yung Holy Ghost. Amen? Pero sabi naman sa Old Testament time, which is doon sa Book of Isaiah, chapter 9, verse 16, sabi nga, siya yung great counselor. Sino yung ipanganganak na lalaki? Pero, eh, sakay ka rin yun eh. Great counselor, sabi nga lang, di ba? Yung ipanganganak na lalaki, great counselor. Pero pagdating sa Old Testament time, yung Holy Ghost is our great counselor. Eh, sino yun? Eh, si Jehovah. Kaya lang, misteryo ang Diyos. Kaya maraming mga tao, hindi nila unawa yung mystery ng Panginoon, ng pagiging Diyos ng Diyos. Kaya nga meron tayong Godhead na tinatalakay at natatalakay dito. Kasi yung Godhead, ito yung mag-break, ito yung puputol, ito yung babalik. Saan? Sa paniniwala ng oneness, sa paniniwala ng Trinitarian, sa paniniwala ng kung ano-anong doktrina sa mundo ito. Dito po nakapanoo, magtatawag na pamamaraan ng Diyos Godhead. Amen? Kaya kapatid, may isang lugar tayo na-aral po natin yung Godhead. Isang pangalan lang yun kasi hindi na ako mag-mention ng pangalan. No? Kasi yung pangalan na yun, yung kanilang mga mahal sa buhay na malayo ay they are accusing us na we are cult dahil sa mga aral natin. Pero nagkaroon po tayo ng chance na makita sila, ma-meet sila personally at the same time na nagturo tayo ng Godhead. Alam niyo, yung natapos po yung Godhead na teaching. Sabi niya, Pastor, nangangamba ako. Bakit? Sabi niya, paano ba natin mapapalaganya yung salita ng aral na ito? Sabi ko, huwag mong intindihin yan. Diyos ang bahala dyan. Wala, ang party dyan ay ang Diyos. Gawin mo lang ang pinagagawa sa inyong Panginoon, but not in your own understanding. Kasi God hate it. Galit ang Diyos sa mga nagtitiwala sa kanilang sariling kaisipan. Kaya maraming mga pastor sa panahon ito, sorry to say, maraming mga pastor, no, na nakatuluan pa rin ng mga karungal-dungal sa paningin ng mga tao, sa paningin ng Diyos. Kahit napakatagal po sa mga ministry, bakit kamo, they are not under the seal of the Holy Ghost. They are not protected by the Holy Ghost. Why? They are serving the Lord sa kingdom, not by the King. Marami pong ganyan, hindi niya nang buhay. Dahil pag ikaw po ay nabubuhay sa aral ng salita ng Diyos, sa tamang kapanahunan, yung protection ng Diyos through the Holy Ghost, sealed by the Holy Ghost, yan ang protection sa iyo. Halimbawa, isang tao na nasa ilalim ng aral ng mensahe at siya po hindi pa bumasyado sa gawain, sa pag-unawa, sa misteryo ng Panginoon. At duwating ang manabukso. Di ba? Kaya sinabi ng prophet eh, woman, no? Power, authority, and money. No? Yan daw tinutukso yung mga ministro. Ha? Babae, karangalan, kapangyarihan, at yung tinatawag po na pera, babae, at kaya karangalan. Amen? Diyan tinitent ng devil ang mga tao, ng mga karangalan. Kaya pag hindi ka sealed ng Holy Ghost, pag hindi ka selyado, kahit very effective ka na nangangaral ng mabuting balita, pagdating ng manunukso, that remember that, mismo ang body ni Jehovah, which is in the presence of Jesus, tinukso ng Diablo.
Pag dumating yung mga manunukso, wala kang proteksyon. Ito ang mangyayari. Mahuhul at mahuhul ka. Ito yan. Kaya napakahalaga po mag-save ng Holy Ghost. At maseseryuhan lang tayo ng Holy Ghost kung ang mensaheng tinatanggap mo ay ang eksaktong sinabi ng Diyos para alatid para sa panahon ito. Kung ang eksaktong tinig ng Diyos ang iyong pinapakinggan, pinapanggap, ipinamumuhay, dito ka magkakaroon ng sayo ng Holy Ghost until the time of redemption. Pag oras ng redemption, yung sayo na yan, mabubuksan. Bakit mabubuksan? Para idamit sa iyo yung damit na iyong money, which is yung maluwalhating katawan. Pinakita na yan eh. Yung theopany body, pinakita na yan in the presence of Jesus ng kanyang nag-resurrect siya. Yun yung theopany body. Meron siyang katawan, kumakain siya, pero pag tumatago siya sa mga makakapal na mga bagay, pero kumakain siya, nakakausap siya, nahihipo siya ng kanyang mga alagad. Meron siyang anyo. Ito po yung anyo ng theopany body. Amen? Glory. So, magiging ganyan tayo pagdating ng Panginoon. Pero ngayon, dahil nga nasa flesh and blood na lang tayo ngayon, nandito tayo, ito yung magbabantay sa ating pag-uugali. Ha? Yung sayo na yan, yan ang magbabantay sa mga decision mo, decision making mo. Yung sayo na yan, yan ang magbibigay ng approval kung tama yung gagawin mo o hindi. Amen? Amen? Kaya napakahalaga nito kapatid. Yung purong salita ng Panginoon sa huling panahon. Sabagat dito niya binubuo ang tunay na ikaw. Sister LB, hindi ikaw yan. Yung katawan mo, hindi yan ang original na ikaw. Hindi yan ang original na ikaw na narito sa mundong ito, may kahinaan. Hindi yan ang original na ikaw. Sabagat darating ang panahon, lalabas ang totoong mong anyo na pinili at nilagay ng Diyos sa kanya pesipan before the foundation of the world. Amen. Hindi ikaw yan. Ako, hindi ako ito na dating nagmumura. Hindi ako ito na dating andyan ang aking buhay na testimony ang aking nanay. Sabihin niyo sa aking nanay, umuwi ako dubuan dahil napalo ako ng pulis ng 45 sa ulo. Andyan ang nanay ko. Hindi po ako nagsisinungaling dahil meron po akong pananagutan pag nagsinungaling ako. Umuwi ako, lasing na lasing ako, sabog ako sa drugs. Umuwi ako, dugo ang aking ulo, puto. Dahil may nakaaway akong pulis. At yung pulis ko nakaaway, pinalo ako sa ulo ng gatilyo ng baril. Ganyan ako, hindi pala ako ang original na yun. Ang original na ako pala, hinihintay na lang ako. Hinihintay ka na niya ng original na ito. Amen? Kaya, hindi po ako nahihiya na ipagsigawan sa buong mundo. Binago ako po ng Diyos. Sineluhan ako ng Diyos until the coming of my redemption. Katulad niyo rin po. Amen. Okay, let's continue. Okay. Anything imperfect cannot come into heaven. Amen? Lahat ng hindi po perfecto ay hindi po makakapunta sa langit. Amen? Kaya ito po ang sinasabi, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Sapagkat ito nga ay hindi ikaw. Amen? Say amen. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God because this is imperfect. Amen? Hindi ito perfecto. Itong katawan ko na to. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God.
damit mo. Kaya doon sa great banquet, sabi nga na pinakapasok, pero sinita, sabi nga kaibigan, bakit na ganito ka? Bakit hindi ka niya kadalit mong kasal? Ay, may nakapasok. Pero at the end of the line, pinalayas pa rin siya. Ano yung isa din ang mga gate crashers? Bystander word po yun, gate crashers. Amen. So, sabi po dito, Hebrews 10:14, for by one offering, he had perfected forever when that are sacrificed, sanctified. Ulitin ko. For by one offering, he had perfected forever then that are sanctified. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdan magpakailanman ang mga pinapagiging banal sa isang pamamaraan ng kanyang paghandog, sacrificial offering doon sa Mount of Golgotha. Tapos na yun! Yung isang beses niyang paghahandog ng kanyang buhay, the very life being, the very person being of Jehovah. Nung matapos niyang ihandog ang kanyang katawang physical, for your totally redemption, tapos na daw yan. Amen. Then back
serving the Lord according in my own ability, according in my own fleshly understanding. I am very worst person in this world. Amen. Amen.
Thank you.
Oh,
Okay, isang paalam umaga po sa ating lahat. Alam ko po na tayo po ay medyo sa sarili natin ang tawag medyo nag-aalangan sa paglabas-labas, sa Red Cross, sa nangyayari ngayon sa paligid natin. Pero alam po natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Diyos ang siyang bahala sa mga anak niya, amen po. So, alam ko po na despite sa ating pinagdaraanan po, ngayong halos dalawang linggo na po, alam natin na ang may ginagawa ang Diyos pa rin na kabutihan sa aking buhay. So, sino po ang gusto kong mauna po na magpatotoo o magkahayag ng kadakilaan ng ating Panginoon sa nakaraan ng mga linggo sa ng kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay.
Lubos ang pasasalamat sa ating Panginoon sa kabila ng ating nararanasan ay tayo po'y ligtas. At nandito po sa araw na ito upang muli ay ihayag ang kadakilaan ng ating Panginoon, purihin ang pasalamatan niya. So ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil bagamat kami po'y wahiwalay ngayon sa mga magkakapatid, yung ating-ati po nasa QC. So praise God na sila po ay nasa maayos na kalagayan. Pagamat ng Quezon City ay isa sa pinakamataas na may kaso ng COVID positive di po ba. So nagpapasalamat po kami na sila po yung nasa maayos at ligtas. Kaya lang na po yung aking pamangkin na 1-year-old. Same po sa papa ko na okay rin naman. Ganun din, nasa Quezon City rin. Na kahit pa paano po hindi na pinapayagan lumabas ng kanyang amo. At yung aking kapatid po na nasa Davao. So yun, medyo dumadaan din siya sa hindi magandang relasyon sa kanyang girlfriend. Kaya alam ko pa medyo personal ang mga bagay ito, pero walang imposible sa Panginoon sa pananalangin. So kami po dito, tayo po dito as a whole sa Villasis, negative, wala pa naman po at hoping po na walang magkaroon ng positibo. Kahit ang sinabi ni Pastor, pinag-iikutan na tayo ng mga bayan-bayan na mga marami lang nagpo-positive. Same po, kapabasa ko lang po, meron lang po sa Bugalyon, Pangasinan, at saka sa Infanta, Ordaneta, sa mga medyo malayo-layo naman po yung sa atin. Pero nakikita pa natin yung pagtaas ng bilang everyday sa buong Pilipinas po sa mga nagiging positive, COVID positive po. So, gaya lang pinapaalala lagi ng DOH, lagi lang po natin sundin yun, pag-unis ng kamay, 1 meter social distancing, at syempre po yung ating pananampalataya. Kasi hindi po ibibigay ng Panginoon yun pa hindi natin malalakasan. Di ko ba? So, ilagaan po natin ang ating mga sarili, resistensya, lalo po ang ating mga kasamahan na senior at mga bata, lalo na rin po. So, yun lamang po. At nawa ang ating pangangailangan sa pang-araw-araw ay provide ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa panahon po ngayon, talagang medyo nagla-lockdown na rin po ang ating bulsa. Di po ba? So, kapasalamat ako sa ating company na kahit pa paano po, in-advance po nila yung aming sahod. At buo po, wala po kaming kaltas. So, to God be the glory. At by April 6 daw po, i-release na daw po yung aming 13 month pay. So, blessing pa rin po yan kahit dumadaan po tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. So, maging positive lang po tayo sa ating kinakaharap. Huwag po tayo magpa-apekto sa mga balita na ating naririnig. Kasi talagang nakakapanlumo po, nakakapanghina kumbaga, kung ating siseryosohin po ang mga na babalitaan natin. So ipagdasal na lang po natin ang ating mga kapamilya na nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, at manatili lamang po tayo sa Panginoon. Yun lamang po pinakasusi. Manatili, maniwala, magpuli sa ating Panginoon. So, lahat ng mga nagpatotoo, maraming salamat po. At to God be the glory. Okay, so tayo po yung dumako sa ating offertory. At kung sino po ang gusto maghandog ng kanilang mga awitin para sa ating Panginoon. Thank you.
Ang ating prophet, sabi po ganito,
How can I be called a sinner when there's a sacrifice laying there to take my place? Oo. Paano na naman tayo masasabing makasalanan kung mayroon nang gumanap ng pagbabayad sa ating sala? Amen? Amen? Yung pumalit sa atin, how can I die when death has been paid for me? Paano ko mamamatay kung ang kamatayan ay naibayad na, nabayaran na? Amen ba? Para sa akin. How can I die when I got eternal life? Paano ko masasabing mamamatay kung meron akong eternal o walang hanggang buhay? And how can I then, as after Christ has died for me, and I become His righteousness? So, sabi po ng prophet, nung namatay daw, si Kristo sa atin. Sabi ko ng, siya daw ang ating naging katuwiran. Amen. Because of His grace and love to me, how can I sin when there's something laying between me and God? Huh? Walang sin man. Oo. A sacrifice? I can sin. Yes, yung sin ng ating Panginoon na nasa atin, sabi nga ng ang lahat ng ipinanganak ng Diyos kailanman ay hindi maaaring magkasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya. So, merong sin. Amen. Binhi. Na sinasabi dito, ay sabi ko sa Bible, mismo si Jesus, sabi niya, the word is the original sin. Yung salita ay ang original na binhi ng Diyos. Amen? At gaganapin ng binhi nito ang mga bagay according sa pagkakayugalikasan yung nature ng sin na ito. Amen? Okay. Sabi ko, I can sin. Can't do it. God never sees me. Amen. Sees Christ. He stand in my place. Pumalit siya sa akin. Pinalitan niya ako. Amen. Tinayuan niya. Ano man kung bagay na kasalanan ang pasama sa akin. Na nagawa ko, nakita.
sa ating Panginoon. Amen? Then, tuloy tayo. Then, how can God ever see me? And how can sin be counted to me? Paano magbibilang sa akin ang aking kasalanan? Meron na akong nagbayad sa akin. Parang, for example, siguro, itong halimbawa, meron na sumakay ng sasakyan, tapos wala siyang pambayad. Sinabihan niya ang yung driver, pasensya ka na, sir, kasi wala akong pambayad. Ay, hindi. Ay, kaya magbayad ka. Buhaba ka pag wala akong pambayad. Then, may isang nasabi, o sige, babayaran ko na yung pamasahin niya. Sumakay lang siya. Amen? So, ganyan yan. Yung mundo, patuloy ka ng husgahan. Walang gagawin ang mundo, kundi hanapin ang mga pagkukulang mo, pagkakamali mo, para maihwangis ka sa kanila, para maiadapt ka sa kanila kanyo. But the truth is, the Lamb is laid before the foundation of the world because of you. There's a sineryuhan ka. Kaya naliligtas na kayo ngayon, hindi dahil sa maingat ka masyadong tao. Naliligtas na yun sapagkat meron kang covering. Meron kang nakakover sa iyo na Holy Ghost until the time of redemption. Hanggang sa panahon ng pagtutubos at dito ilalabas ng Panginoon kung sino ka. Sabi nga nun, sabik na ang Panginoon, ipakilala ka. Amen! Hallelujah! Napakabuti pa ng ating Panginoon. Then sabi ganun, hallelujah, how can God ever see me? And how can sin be counted to me when He cannot do it? Just as soon as I do it, it's a forgiven. Amen. Tayo po tayo na. Glory. Jesus. Praise. Hallelujah. Ngayon po sa pagkakataong ito, patuloy po nating panghawakan ang mga kapahayagan ng Diyos. Claim, wala ka ng kasalanan ngayon. Like for example, kagaya ko, nag-repent ako sa Panginoon, tinanggap ko ang pangalan ni Jesus Christ, 1984. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, basta iyak na lang ako ng iyak sa harapan sa altar. Naka-kneel down ako, hindi dahil sa simbahang yun, kundi yung pakikipagtagpo, I encounter God. Naranasan ko siya sa aking buhay. Amen. Then, alam niyo po kapatid sa Panginoon, humingi ako ng tawad totally. Boldness talaga akong umiyak. I cry out, Lord, forgive me sa lahat ng aking pagkakamala. Alam niyo ba kapatid, kinabukasan, nagkasala na naman ako. Alam niyo kung bakit since na i-confess mo yan, na i-cover ka na ng Panginoon. Amen po ba? Kasi alam na Diyos, magkakasala pa rin. Pag humingi ka ng tawad, ganyan, for example, alam na Diyos, bukas po pwede kang magkasala. But this is the good news. Before the foundation of the world, meron ang hinandog para sa pagpapatawad sa iyo. Sapat na ang blood ni Jesus. The very precious blood of Jehovah in the manger. Siya ang kabuuan ng pagtutubos sa iyo. At dyan din ay kagalakan niya. Amen. Thank you, Lord. Praise your name. Kapagpala namin Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sapagkat sa oras na ito pinuno mo kami, Panginoon, ng mga bagay na tunay nga kung hindi kaya ibigay ng sanlibutan. Salamat po, Panginoon, sapagkat in your perfect time, Panginoon, ay
gawin sa iyong salita. Kaya o Diyos, narito Panginoon kami. Dalangin ko na anuman po ang mga kapahayagang narinig ng bawat individual. Tulungan mo kami, Panginoon, na mailapat ng tama sa aming kaisipan at kumanap ng tama ang mga salita mo sa anumang desisyon meron kami na aming gagawin. Hayaan mo ng kapahayagan ng aming narinig at siyang patuloy na tumatagpo sa mga bagay na maaari namin ikabuti. Kaya Panginoon, salamat. Because we are covered by Your Holy Ghost, Your very presence, Lord. And I ask also, Lord, mga kapatid po namin na naroon sa kanilang mga tahanan. Panginoon, alam po namin na hindi maiksi ang iyong kamay. You are omnipresent, God, na kayo nga ay mag-Diyos na sa lahat ng tao. At ang misteryo ng iyong pagiging Diyos ay tunay nga po, hindi po kayang sukatin at makilala ng sino man sa mundo nito. So, bayan salamat, Panginoon, in our time, Lord, sa pagkapili mo sa amin, Panginoon, ay malaya po kami, Panginoon, na inilagay at inilapat sa iyong kapahayagan at sa iyong mga disenyo, Panginoon. Na i-pray, Lord, sa mga kapatid namin ito na nakikinig at inaabot ng iyo po, Panginoon, kung mga kapahayagan. Continue to bless them. Lord, cover us, Lord, sa iyo po, Panginoon, kong banal na kabutihan at biyan. At sa aming pag-iwahiwalay sa oras na ito, tulungan mo, Panginoon, na tumayo kami hanggang sa araw ng pag-iwahiwalay.